Magandang araw po sa inyong lahat, mga kapatid at mga kababayan. Papasalamat po ako unang-una sa Diyos sa mga messages sa ating comment section na natatanggap po ng inyong lingkod tungkol po sa mga pagbabagong nangyayari sa buhay ng ilan nating mga viewers, pagbabago sa kanilang pag-uugali, pagbabago sa relasyon nila sa Diyos dahil sa panonood ng ating mga munting videos. At nakakatuwa po dahil yun po talaga yung layunin natin kung bakit natin ginawa ang ministry nito. Ibinabalik ko po sa Panginoon ang lahat ng kapurihan at pasasalamat dahil sa inyo. At sana po ay pagpalain po kayong lahat ng Diyos na may likha at ibigay po niya sa inyo ang lahat ng inyong mga pangangailangan. Dahil po dyan, pasasalamat ko po ay nais ko pong pagbigyan ang kahilingan ng isa nating viewer na nag-email sa atin or nag-message sa atin na humihiling na matalakay yung tungkol sa isang propesiya sa Apokalipsis na may kinalaman sa apat na mangangabayo sa Apokalipsis o yung tinatawag na Four Horsemen. Siguro po ay sobrang nakatawag ng pansin sa kanya yung bahaging ito sa Apokalipsis, kaya gusto niyang malaman yung kahulugan nito. Kasi meron daw siyang naririnig o napanood sa ibang mga YouTube channels na nagdi-discuss tungkol sa apat na mangangabayo. Pero hindi naman daw siya masyadong kumbinsido sa mga paliwanag. Eh ako po personally, nung hindi pa po tayo nagsasagawa ng ganitong ministry sa YouTube, hindi rin po ako kumbinsido sa mga paliwanag ng mga channel na yon. Bakit? Eh kasi ang source nila, sabi ni ganito, sabi ni ganon, sabi sa aklat na ganito, sabi ni Wikipedia. Base sa Wikipedia ay may dalawang anggulo ng interpretasyon na ito. O, pati ba naman sa Wikipedia? Diba? Sabi sa libro ni ganito, which is for me, hindi ito makakatulong para mailapit ang tao sa salita ng Diyos. Kasi yung Four Horsemen, yan ay bahagi ng salita ng Diyos. Tapos, ang ituturo mo yung salita ni Wikipedia, diba? Parang, ang panganib nito, hindi yan nakakatulong para mailapit mo yung tao sa salita ng Diyos. Na ilalapit mo sila sa salita ni Wikipedia o sa salita ni nung kung sino-sinong mga tao o mga author na hindi mo naman alam kung anong paniniwala. Diba? Kung nagbabasa ba ng Biblia yung mga yon or not. Diba? Lalo lang nagliligaw sa tao, which is hindi dapat ganun. Kasi ang layunin ng mga salita ng Diyos at ng mga propesiya is magsisi ang tao at magbalik loob sa Diyos. Paano magsisisi? Kung ang natutunan lang nila is yung salita sa encyclopedia. Diba? Kaya sa hapong ito, sa awa at tulong ng may kapal, tutuklasin natin ang tunay na kahulugan ng apat na mangangabayo sa Apokalipsis. So wag na po nating patagalin, umpisa na po natin ang ating pagtalakay. Ang sabi po sa aklat ng Apokalipsis ay ganito, at nakita ko sa kanang kamay niyaong nakaupo sa luklukan ang isang aklat na may sulat sa loob at sa labas na tinatakang mahigpit ng 7 tatak. At nakakita ako ng isang malakas na anghel na nagtatanyag ng malakas na tinig. Sinong karapat dapat magbukas ng aklat at magtanggal ng mga tatak nito? At sino man sa langit o sa ibabaw man ng lupa o sa ilalim man ng lupa ay hindi makapagbukas ng aklat o makatingin man. At ako'y umiyak na mainam sapagkat hindi nakasumpong ng sino mang marapat magbukas ng aklat o makatingin man. Alam niyo po mga kababayan, by the year 95 AD, ipinatapon po si Apostol Juan ng gobyerno ng Roma sa isang isolated na isla na kung tawagin ay Patmos. Kasi nagtuturo siya ng mga aral ng ating Panginoong Jesus . Eh kasi noong mga panahon na yon, bawal ipangaral ang aral ni Kristo sa panahon ng mga Romano. Kaya nung madakip si Juan, hinatulan siya na ma-exile sa isang isolated na isla. Pero sa gitna po ng kanyang pagdurusa at pag-iisa dun sa isla ng Patmos, hindi iniwan ng Diyos si Juan. Hindi siya pinabayaan. Siya'y sinamahan at kinandili ng Diyos sa liblib at malungkot na isla ng Patmos. At doon, ipinakita ng Diyos kay Juan
ang mga bagay na mangyayari sa hinaharap. At habang pinagmamasdan niya yung mga bagay na mangyayari sa hinaharap, alam niyo mga kababayan, nakakita si Juan ng isang aklat na natatatakan ng pitong patak na hawak-hawak ng Diyos. At walang sino man sa langit o sa lupa o kahit sa ampanig man ng universo ang may kakayahan na buksan ang aklat na ito na nasa kamay ng Diyos. Kumbaga sa pintuan, nakakandaduhan kasi ito ng pitong kandado eh. Nakakita na kayo pinto na nakakandaduhan ng napakaraming kandado? Eh kapag ganun, isa lang ibig sabihin nun mga kababayan, napakahalaga ng nasa loob nun. Tama po. Eh sukat kandaduhan ng pitong kandado eh. So napakahalaga talaga ng nasa loob nun. At yun po ang naramdaman ni Juan. Naramdaman niya na sobrang halaga nung nakasulat dun sa aklat na natatatakan ng pitong tatak. Naseselyuhan kasi ito ng pitong tatak at walang sino man ang basta-basta pwedeng magbukas nito. So nakaramdam si Juan ng napakatinding urge na malaman kung anong nakasulat dun sa aklat. The apostle is very desperate to know what was written in the book. Pero sa gitna ng kanyang pagnanasang malaman yung nilalaman ng aklat, biglang may sumigaw na anghel eh. Sino ang karapat dapat na magbukas ng aklat at magtanggal ng mga tatak nito? At walang sino man sa langit o sa ibabaw man ng lupa o sa ilalim man ng lupa ang makapagbukas ng aklat o makatingin man sa loob nito. Kaya si Juan umiyak. Umiyak si Juan. Dahil sa gitna ng kanyang desperasyon na malaman yung laman ng aklat, eh wala palang pwedeng makapagbukas eh. Nakakaiyak ngayon, mga kapatid, mga kababayan. Nandun yung isang bagay na gustong-gusto mo pero alam mo na walang pag-asa para makuha mo. Diba? So, this is very frustrating sa part ni Juan. Pero habang umiiyak siya, may isang high-ranking official sa langit na nagsalita sa kanya. Itong high-ranking official na ito ay isa dun sa 24 elders ng langit. Ang sabi, at sinabi sa akin ng isa sa matatanda, huwag kang umiyak. Tingnan mo, ang leon sa lipi ni Huda, ang ugat ni David, ay nagtagumpay upang mabuksan niya ang aklat at ang pitong patak nito. Sino yung nagsabi kay Juan yan? Yung isa sa 24 elders sa kaharian ng Diyos. Hindi po ito anghel. Ito po'y isa sa mga espiritu na ang tawag ng Biblia ay 24 elders. Itong 24 elders ay mga high-ranking official sa langit. Kasama nila yung apat na nilalang na buhay or yung four living creatures na may iba't ibang anyo. Matataas ang posisyon nito sa langit, mga kababayan. Sabi niya kay Juan, huwag kang umiyak. Tingnan mo ang leon sa lipi ni Huda. Ang ugat ni David ay nagtagumpay upang mabuksan niya ang aklat at ang pitong tatak nito. So, nung marinig ni Juan yon, biglang nabuhayan si Juan ng pag-asa eh. At napatingin siya sa trono ng Diyos na may hawak ng aklat. At alam nyo, nanlaki ang mga mata ni Juan nang makakita siya ng isang kordero na parang kagagaling lang sa katayan na nandoon sa harap ng trono. Parang kakapatay lang dun sa kordero eh. Duguan pa eh. Pag sinabi kasing kordero, ito po'y maliit na tupa. Isang batang tupa. So itong batang tupang ito, nung makita niyang nasa harap ng kordero, duguan pa yung tupa. So sino po itong korderong ito? Ayon sa aklat ni Juan 1:29, nang kinabukasan ay nakita ni Juan si Jesus na lumalapit sa kanya at sinabi, narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanglibutan. Yung kordero, iyon po ang ating Panginoong Jesus. Sinisimbuluhan siya ng isang kordero o isang tupang maliit na inihahandog noon sa Israel. Kasi yung mga tupang maliliit, yung mga inosenteng tupa, inihahandog yan sa Israel noon eh. Kapag may taong nakagawa ng kasalanan, bawa ako, nakagawa ako ng kasalanan, eh sasabihin ng priest o ng saserdoteng levita na maghandog ka ng tupa o maghandog ka ng kambing, depende sa degree ng kasalanan. So, ang simbolo ni Kristo ay kordero. Pero kung mapapansin ninyo, at the same time, ang tawag sa kanya is leon sa angkan ni Huda. Leon na, tupa pang maliit, di ba? Leon na, kordero pa. Bakit? Eh kasi kapag sinabing leon,
yan ang hari ng kagubatan eh. Diba? Suko ang mga hayop dyan sa mga leon kapag umungal na yan. So si Kristo, siya ang hari ng lahat ng mga nilalang ng Diyos. Iginagalang, sinasamba at kinakatakutan ng mga anghel at ng buong kalawakan. Pero kahit siya'y hari, nagpakababa si Kristo na parang isang batang tupang inosente at ibinigay yung kanyang sarili bilang pambayad sa kasalanan ng sangkatauhan. So siya lang at wala ng iba ang bukod-tanging may kakayahang magbukas ng aklat na natatataka ng pitong tatak. So, ang ating Panginoong Hesus, nung siya'y umakyat sa langit, edi pagkagaling niya sa lupa para ialay yung kanyang sarili na pantubo sa kasalanan, umakyat siya sa langit. Lumapit siya sa Diyos. At kinuha yung aklat. At makapigil hininga yung mga sumunod na tagpo, mga kababayan. Bakit? Milyong-milyong mga anghel at mga nilalang sa langit yung nakatingin sa kanya eh. Habang hinihintay na buksan niya yung aklat. Pati si Juan, halos hindi makurap sa pagtitig si Juan eh. Tapos ano nangyari? Binuksan ni Kristo yung unang tatak. Pakinggan ninyo, Apokalipsis 6:2. At nakita ko nang buksan ng kordero ang isa sa pitong tatak. At narinig ko sa isa sa apat na nilalang na buhay na nagsalitang gaya ng tunog ng kulog, halika. So, kakilakilabot yung boses ng isang nilalang na buhay na nagsalita eh. Parang tunog ng kulog yung boses niya. Nakarinig na kayo ng kulog, di ba? Lahat tayo nakakatakot minsan ng tunog ng kulog kapag sobrang lalim at sobrang lakas eh. Ganun yung boses ng isang apat na nilalang na buhay. Nung buksan ni Kristo yung unang tatak, ang sabi nun, halika. Tapos, sabi sa dos, at tumingin ako at narito ang isang kabayong maputi. At yung nakasakay dito ay may isang busog at binigyan siya ng isang putong at siya yumaong nagtatagumpay at upang magtagumpay. Basahin nga natin ito sa English, mga kapatid. Dito sa isang sali ng Biblia, I watched as the lamb broke open the first of the seven seals. Then I heard one of the four living creatures say in a voice that sounded like a thunder, come. I looked, and there in front of me was a white horse. Its rider held a bow in his hands. He was given a crown. He rode out like a hero on his way to victory. Tatanungin ko po kayo, mga kababayan, yung bang unang mga ngabayo na may daladalang pana o busog, masama ba siya? Eh, hero nga siya eh. Paano siyang magiging masama? Diba? Sabi nga dyan, he was given a crown. He rode out like a hero on his way to victory. Hero siya, hindi siya masama. Sabi kasi nung iba, masama yan eh, yung unang kabayo na yan o yung first horseman na yan na nakasakay sa puting kabayo. Sabi nung iba, masama siya eh. Eh sabi pa nung ibang mga nagpapaliwanag ng Biblia, siya daw ay bulaang propeta. Simbolo siya ng isang bulaang propeta. Sabi naman nung iba, siya daw yung Antikristo. Ang Antikristo kasi, mga kababayan, ang pagkakaalam ko sa pagbabasa ko ng Biblia, ang Antikristo ay isang hayop o sinisimbolohan ng isang hayop na kulay pula. Itong hayop naman na ito ay kabayong maputi ito. So, paano siyang naging Antikristo? So, pakinggan ninyo kung anong kulay ng Antikristo. Sa Revelation 17:3, at ako'y kanyang dinalang nasa espiritu sa isang ilang. At nakita ko ang isang babae na nakasakay sa isang hayop na pula na puno ng mga pangalang pamumusong na may pitong ulo at sampung sungay. At nararamtan ang babae ng kulay ube at ng pula at nahihiyasan ng ginto at ng mga mahalagang bato at mga perlas na sa kanyang kamay ay may isang sarong ginto na puno ng mga kasuklam-suklam at ng mga bagay na marurumi ng kanyang pakikiapit. At sa kanyang noo ay nakasulat ang isang pangalan, Hiwaga, Dakilang Babilonya, ina ng mga patutot at ng mga kasuklam-suklam sa lupa. So, ang damit niya sabi, at ang babae ay nararamtan ng kulay ube at ng pula. At yung kinasasakyan din niya, nakasakay siya sa isang hayop na pula. So, itong babae at yung hayop na sinasakyan niya, mga kalaban ng Diyos ito. Antikristo itong mga to eh. Kulay puti ba yung kulay nila, mga kababayan? Meron ba silang suot-suot na kulay puti man lang? Wala, di ba po? Anong kulay? Pula.
At si Satanas man, kulay pula rin yung kulay ng sinisimbolo, sumisimbolo sa kanya eh. Pakinggan ninyo, sa Apokalipsis 12:3, at ang ibang tanda ay nakita sa langit, at narito ang isang malaking dragong mapula na may 7 ulo at 10 sungay, at sa kanyang mga ulo'y may 7 diadema. Sino yung dragong mapula na yon, mga kababayan? Kapitulo 20, talatang 2, at sinunggaban niya ang dragon at ang matandang ahas, na siyang Diablo at Satanas, at ginapos na 1,000 taon. Nakita niyo, mga kababayan? So paano mong sasabihin na masama yung unang kabayo? Eh puti nga ang kulay nun. At hero pa siya. Sabi dun sa binasa natin, hero siya. Paano naging masama yun? Eh sa Biblia, alam naman natin kung anong ibig sabihin ng kulay puti eh sa Biblia. Pakinggan ninyo, anong sinisimbolo ng kulay puti? Isaias 1:18, magsiparito kayo ngayon at tayo'y magtatwiranan, sabi ng Panginoon. Bagaman ang inyong mga kasalanan ay maging tila mapula, ay magiging mapuputi na parang niyebe. Bagaman maging mapulang gaya ng matingkad na pula, ay magiging parang balahibo ng bagong paligong tupa. Ano pa? Dito sa 12 G's ng Daniel, marami ang dadalisayin, lilinisin at papuputiin. Ngunit ang masasama ay magpapatuloy sa paggawa ng kasamaan. Walang sino man sa masasama ang makakaunawa, ngunit ang mga pantas ay makakaunawa. So yung puti, yan po ay kalinisan, hindi kasamaan. Ang sabi, he was given a crown. He rode out like a hero on his way to victory. Ang tadhana nitong mga ngabayong ito is pagtatagumpay. Victory, yun po ang destinasyon niya. He is on his way to victory. E tanong, yung bang Antikristo, victory din ba destinasyon nun? Pakinggan ninyo, kung sa victory din yung punta ng Antikristo. Ikalawang Pedro 2:1. Ngunit may lumitaw din ng mga bulaang propeta sa gitna ng sambayanan. Kung papaanong sa inyo'y magkakaroon ng mga bulaang guro na palihim na magpapasok ng mga nakakapinsalang turo, itatakwil nila pati ang Panginoon na bumili sa kanila, na nagdala sa kanilang sarili ng mabilis na pagtapuksa at maraming susunod sa kanilang mga gawang mahalay, na dahil sa kanila ay lalaitin ang daan ng katotohanan. At sa kanilang kasakiman ay pagsasamantalahan nila kayo sa pamamagitan ng mga pakunwaring salita. Ang hatol sa kanila mula ng una ay hindi maaantala at ang kanilang kapahamakan ay hindi natutulog. Ano sabi sa mga bulaang propeta? Kasama na yung Antikristo. Itatakwil nila pati ang Panginoon na bumili sa kanila, na nagdadala sa kanilang sarili ng mabilis na pagkapuksa. Ang hatol sa kanila mula ng una ay hindi maaantala at ang kanilang kapahamakan ay hindi natutulog. Anong ibig sabihin ng kapahamakang hindi natutulog? Yung kapahamakan nila, walang tigil sa kakahintay yun sa kanila. Hindi natutulog yun. Paano nating sasabihin na bula ang propeta, yung kabayo at yung horseman doon sa unang tatak? Diba? Napakalayo eh. So, sino ba yung horseman na yon na may dalang busog o pana? At yung kabayong sinasakyan niya, nakapwa sila humahayong nagtatagumpay at upang magtagumpay. Sino yung sinisimbolohan niyan? Pakinggan ninyo. Inihula na kasi yan noon, mga kababayan eh. Naulit na lang sa panahon ni Juan eh. Sa Zacarias Kapitulo 10, ang talatay 3-5, ang aking galit ay nag-alab laban sa mga pastor at aking parurusahan ang mga lalaking kambing. Sapagkat dinalaw ng Panginoon ng mga hutbo ang kanyang kawan na sangbahayan ni Huda, at kanyang gagawin silang parang magilas na kabayo sa pagbabaka. Sa kanya lalabas ang batong panulok, sa kanya ang pako, sa kanya ang busog na pangbaka, sa kanya ang bawat pinuno na magkakasama, at sila'y magiging parang mga makapangyarihang lalaki na yayapa kanila ang kanilang mga kaaway sa putik sa mga lansangan sa pagbabaka, at sila'y magsisilaban sapagkat ang Panginoon ay sumasa kanila at ang mga mangangabayo ay mga tutulig. Meron palang matandang propesiya na ang sabi dito, yung bayan ng Diyos ay gagawing parang isang kabayong magilas sa pandigma, isang kabayong magilas sa pagbabaka, parang makapangyarihang lalaki sa digmaan. Ano sabi dyan? Nasa kanya ang busog na pangbaka at yayapa kanya ang kanyang mga kaaway na parang putik sa lansangan. So magtatagumpay ba siya, mga kababayan?
magtatagumpay po siya. Nasa kanya ba ang busog na pambaka? Nasa kanya din, sabi ng propesiya. At ito, sabi diyan, yan yung bayan ng Diyos na ginawa ng Diyos bilang isang kabayong pambaka. At ang Panginoong Diyos ay isa sa kanya. So itong mga ngabayong nasa Apokalipsis, hindi bula ang propeta ito, mga kababayan. Malinis naman direkma ito eh, kaya nga kulay puti eh. Hindi siya kulay pula. Malinis naman direkma ito. At makikipagbaka siya ng malinis na pakikipagbaka. Yung unang mga ngabayo at yung kabayong maputi, yan po ay simbolo ng bayan ng Diyos na sasabak sa isang matuwid na pakikipagbaka, sa isang malinis na pakikipagbaka. Dumating na ba siya, mga kababayan, itong kabayong maputi na ito at saka yung horseman doon? Dumating na po. Kailan? Noong panahon ng mga apostol at ng mga unang lingkod ni Kristo, naganap yung propesiya tungkol sa unang mga ngabayo. Sa kaya nga sabi ni Pablo, ikalawang Timoteo 4:7, nakipagbaka ako ng mabuting pakikipagbaka. Natapos ko na ang aking takbo. Iningatan ko ang pananampalataya. Buhat ngayon ay natataan sa akin ang putong nakatwiran na ibibigay sa akin ng Panginoon na tapat na hukom sa araw na yon. At hindi lamang sa akin, kundi sa lahat din naman ng mga naghahangad sa kanyang pagpapakita. Natupad po ba, mga kababayan, yung propesiya dun sa unang mga ngabayo? Na makikipagbaka ng malinis na pakikipagbaka, natupad po. Sabi ni Pablo, buhat ngayon ay natataan sa akin ang putong nakatwiran. Kapareho nung sinasabi doon sa propesiya, narito ang isang kabayong maputi at yaong nakasakay dito ay may isang busog at binigyan siya ng isang putong. Diba? So, ano katunayan na nagtagumpay nga yung mga ngabayo na yon? Alam niyo po kasi mga kababayan, noong umakyat ang ating Panginoong Hesus sa langit at nagumpisang mangaral ang mga apostol at ang mga unang ebanghelista ni Kristo, parang apoy eh na mabilis kumalat yung ebanghelyo noong mga panahon yon, hindi lang sa Judea po, no? Kundi sa iba't ibang panig ng Imperyong Romano na siyang pinakamalaking imperyo noon sa lupa. Kasi noong mga time na yon na hindi pa natutuklasan ng Amerika, ang mga ilang mga bansa dito sa Asia, ang akala lang mga tao, ang mundo umiikot lang sa Imperyong Romano eh. So, noong time na yon mabilis na kumalat sa lupa yung ebanghelyo na ipinangaral ng mga apostol mula sa Judea. Kumalat ang ebanghelyo sa iba't ibang panig ng Europa at ng gitnang silangan hanggang sa hilagang Afrika. Nakarating ito sa Ponto, sa Galacia, sa Cappadocia, sa Asia, sa Bithynia. Nangaral si Pablo hanggang sa Roma, sa Efeso, sa Colossae, sa Filipo, sa Corinto, at sa Thessalonica. Nakarating din sa Pergamo, sa Thyatira, sa Smyrna, sa Sardis, sa Philadelphia, sa Laodicea. Nakarating din ang ebanghelyo sa Ethiopia, sa Egypto. May mga nagsasabi pa nga eh, nakarating daw si Apostol Tomas sa Indye. So, ang tanong, nagtagumpay ba, mga kababayan? Nagtagumpay po. Nagtagumpay yung malinis na pakikipagbaka nung unang mga ngabayo. At sa loob ng 300 taon, for 300 years, 8 emperors ruled the Roman Empire. At lahat sila pilit nilang pinatitigil ang aral ni Kristo sa pagkalat. Dumating pa nga sa punto na ipinakain nila sa leon yung mga tagasunod ni Kristo eh. At yung iba, ipinapako sa krus. At sinilaban ang buhay para maging, alam mo yung going straight light sa Roma. Para matigil lang ang ebanghelyo sa pagkalat. Pero natigil ba mga kababayan? Hindi. Habang marami yung mga taong pinapapatay ng mga Romano, lalong dumudoble naman ang dumudoble ang mga naiikayat. So, nagtatagumpay siya. So, yan yung kahulugan ng unang kabayo. Tanong, ano naman ang sumunod na nangyari nung buksan ni Kristo? Yung ikalawang tatak, Apokalipsis 6:3. At nang buksan niya ang ikalawang tatak, ay narinig ko sa ikalawang nilalang na buhay na sinasabi, halika. At may lumabas na ibang kabayo na kabayong mapula. At ang nakasakay dito ay pinagkaloobang mag-alis sa lupa ng kapayapaan at upang magpataya ng isa't isa at binigyan siya ng isang malaking tabak. Nung ipangaral ng ebanghelyo at naging matagumpay siya, na ikalat siya sa iba't ibang panig ng sinaunang mundo, eh dumating naman yung kabayong mapula. At yung mga ngabayo na may dalang tabak. Bakit tabak ang kasunod ng ebanghelyo, mga kapatid?
Talaga bang ganun? Na after the gospel, there is a sword? Pakinggan ninyo. Mateo 10:34. Huwag ninyong isiping pumarito ako upang magdala ng kapayapaan sa lupa. Hindi ako pumarito upang magdala ng kapayapaan, kundi ng tabak. Sapagkat pumarito ako upang paglabanin ang lalaki at ang kanyang ama, ang anak na babae at ang kanyang ina, at ang manugang na babae at ang kanyang biyanang babae. At ang magiging kaaway ng tao ay ang sarili niyang mga kasambahay. So, anong koneksyon ng kabayong maputi at ng kabayong mapula? Anong koneksyon nila sa isa't isa? Eh mga kababayan, pagkatapos po na ipangaral ng mga unang Kristiyano ang Ebanghelyo, nagkaroon po ng patayan sa Roma. Nagkaroon ng tabak, ng pagkakaalit sa pagitan ng magkakamag-anak at ng magkakababayan. Magkagulo po ang buong imperyo. Kasi unti-unting kinakain ng Ebanghelyo ang buong kahariang Romano. Kaya ang gobyerno, rumispundi na. And for 300 years, bumaha po ng dugo sa buong imperyo. Kasi ipinag-utos ng gobyerno na i-exterminate ang lahat ng mga naniniwala kay Kristo. Dumating pa sa punto na ipinasunod ng isang Roman Emperor ang buong syudad ng Roma para ibuntun ang sisi sa mga Kristiyano at galitin lalo ang mga tao laban sa mga Kristiyano. Ganyan katindi yung pag-uusig sa kanila. Biruin ninyo, sinunod yung buong city tapos ibibintang sa mga Kristiyano. Di lalong nagalit ang mga tao sa kanila, di ba? Yung mga magkakamag-anak, nagkakanuluhan na sila sa isa't isa. Yung mga Kristiyano, ipinagkakanulo ng sarili nilang mga kamag-anak at halos mahati ang imperyo dahil sa pagdami ng mga Kristiyano. Eh kasi nung panahon na yon, naniniwala po ang mga tao na ang emperador Diyos. Tapos biglang may magtuturo na masama na sumamba sa ibang mga Diyos at ang dapat sambahin is si Kristo na ipinakumparang kriminal sa Huda. So insulto yun sa mga emperador na, nagpapakilalang mga Diyos. At iyon po ay may kasong sedisyon. Sedisyon ang katumbas noon mga kababayan nung panahon na yon. Kaya ganun na lang yung pagsusumikap ng gobyerno na ubusin ang mga tagasunod ni Kristo. Kasi mailalayo ng Ebanghelyo yung mga taga-Roma sa kanilang emperador. Mawawala ng divine claims ang isang Roman emperor kapag sila naniwala sa aral ni Kristo. Hindi na nila sasambahin ng emperador kasi bawal sa Ebanghelyo yun eh. So, yan po yung kahulugan ng ikalawang kabayo. Kaguluhan, pag-uusig na dulot ng salita ni Kristo. Dugo, patayan. Yan. Tapos, anong sumunod na nangyari? Apokalipsis 6:5, at nang buksan niya ang ikatlong katak, ay narinig ko sa ikatlong nilalang na buhay na nagsasabi, halika! At tumingin ako at narito ang isang kabayong maitim. At yaong nakasakay dito ay may isang timbangan sa kanyang kamay. At narinig ko ang gaya ng isang tinig sa gitna ng apat na nilalang na buhay na nagsasabi, sa isang denaryo ay isang takal na trigo, at sa isang denaryo ay tatlong takal na sibada. At huwag mong ipahamak ang langis at ang alak. Ano sumunod doon nangyari mga kababayan? Binuksan ni Kristo yung ikatlong patak at muli na namang sumigaw yung isang nilalang na buhay para tawagin yung kabayong maitim naman. Halika, sabi niya. At lumabas yung isang mga ngabayo na nakasakay sa isang kabayong maitim. At yaong nakasakay dito ay may isang timbangan sa kanyang kamay. Bakit siya may dalang timbangan? Eh kasi meron siyang titimbangin eh, meron siyang susukatin eh. At ayon sa timbangan niya, yung isang denaryo ay katumbas ng isang takal na trigo. O kung hindi isang takal na trigo, tatlong takal na sebada ang katumbas ng isang denaryo. At may sumigaw na huwag mong ipahamak ang langis at ang alak. Anong ibig sabihin nito? Yung pong kahulugan ng itim na kabayo, ito po'y kadiliman. Meaning, nagkaroon ng kadiliman sa bayan ng Diyos. Ang kahulugan kasi ng itim kadiliman eh. Pakinggan ninyo. Dito sa Kawikaan, Kapitulo 7, ang talatay 9, sa saling CEV or Contemporary English Version, I make the sky turn dark like the sackcloth you wear at funerals. Ano sabi diyan? I will make the sky turn dark like the sackcloth you wear at funerals. Ano bang kulay ang suot-suot dati sa araw ng burol mga kababayan? Di ba itim? Sabi ng Diyos, pagdidilimin ko ang kalangitan gaya ng isinusuot ninyo sa araw ng paglilibing. So, ibig sabihin, kadiliman ang ibig sabihin ng itim.
At pag sinabing kadiliman, yan po ay opposite ng kaliwanagan. Tama? E sino ba yung liwanag ayon sa Biblia? Sa aklat ni Juan 8:12, muling nagsalita sa kanila si Jesus, "Ako ang ilaw ng sanglibutan. Ang sumusunod sa akin ay hindi kailanman nalalakad sa kadiliman, kundi magkakaroon ng ilaw ng buhay. I am the light of the world. He that followeth me shall not walk in darkness, but shall have the light of life." So, itong kabayong ito, nagpapakita ng kadiliman sa bayan ng Diyos. Kadiliman na kontra or opposite kay Kristo. Nangyari ba ito, mga kababayan? Nangyari po yan. Nung hindi na makontrol ang paglaganap ng Ebanghelyo at ang pagdami ng mga Kristiyano sa buong imperyo, sumuko ang gobyernong Romano sa pang-uusig sa mga Kristiyano. Sumuko sila eh. At alam nyo kung anong paano silang sumurender? Nag-imbento ng kwento si Emperor Constantine. Nag-imbento siya ng kwento na kesyo na naghinip daw siya na ang krus ni Kristo daw ay nagpakita sa kanya, kaya siya nanalo sa gera. Kasi may gera noon sa pagitan ni Emperor Constantine at ng isang rival niya sa trono. So nung nanalo siya, ang sabi niya, "Nakita ko kasi yung krus ni Kristo, nagpakita sa akin eh. Kaya yun yung naging tanda na ako mananalo sa gera." So mula noon, tinanggap ng emperor yung relihiyong Kristyanismo at ginawa po itong state religion. Pero yung panaginip, hindi po ito totoo eh. Pakulo lang po yun ng emperor para i-unite yung buong imperyo. Both pagan and Christians under his government. Kumbaga, gumawa lang siya ng kwento para makaisip siya ng paraan how to unite yung dalawang naglalabang relihiyon, yung mga pagano at yung mga Kristiyano. And during that time, nung pinag-unite niya yung both pagan and Christian religion, during that time, pinakialaman ni Emperor Constantine ang mga affairs ng simbahan. So, ginawa niyang state religion ang Kristyanismo, kumbaga siya na yung naging sponsor ng Kristyanismo sa Roma, pinakialaman niya yung affairs ng simbahan. Ibinibigay ng emperor sa kanila ang lahat ng pabor ng pamahalaan, kaya lalo silang naging kurap yung mga leader ng simbahan. Yung tao na yun na iniluklok para mamuno sa simbahan, tinawag siyang Papa. Tinawag siyang Obispo ng Roma. At ginawa siyang ulo ng iglesia. Yung mga karangalan na dapat sana ay kay Kristo lang napunta sa Papa. Kaya nga, tinawag siyang Vicarius Filii Dei. Maraming beses yan na lumabas doon sa tinatawag na Donations of Constantine. Yung Donations of Constantine, ito po ay isang dokumento na nagsasabi na lahat ng nasasakupan ni Emperor Constantine ay nililipat sa mga papa sa Roma. Nililipat sa jurisdiction ng mga leader ng simbahan. Which is kalauna napatunayan na forgery, invento lang. Pero ginamit yan ng napakaraming papa sa kasaysayan until matuklasan nga na forgery lang ito. So, yung mga karangalan ni Kristo napunta dun sa papa. Ang naging tawag dun sa papa is Vicarius Filii Dei. Nang ibig sabihin ay kahalili ni Kristo. Tapos, yung mga kaugaliang pagano, pati yun, kinonvert into Christian practices. Yung goddess of harvest, naging patron of farmers. Yung goddess of art, napalitan ng patron of arts. Yung goddess of cattle, napalitan ng patron of cattle. Yung Diyos ng kamatayan, napalitan ng tinatawag nilang patron of death. Kahit nga yung mga pusa, inabigyan din ng sariling patron eh. At kung merong goddess of beauty, nagkaroon din ng patron of beauty. Kung mayroong goddess of love, mayroon ding patron of love. At yan, ginawan po yan ng mga rebuto at ipinasambayan sa mga tao, yung mga patrons na yan. So, yung mga pagano, positive naman yung kanilang naging response. Tinanggap ng mga pagano yung ganun. Kasi, isip-isip nila, kahit maging Kristiyano sila, pareho pa rin naman ang ginagawa eh. Hindi na nga lang goddess ang tawag, patron na. Naging positive yung response ng mga pagans na tanggapin yung relihiyon na Kristyanismo kasi may, kumbaga, nagkaroon ng resemblance eh dahil sa pakikialam ni Constantine eh, at saka ng mga leader ng simbahan na corrupt. At imbis na ikwento yung kasaysayan ng mga unang lingkod ng Diyos sa Biblia, yung mga kwento ni Abraham, ni Noe, yung mga sinaunang taong mga lingkod ng Diyos, imbis na yun ang ikwento sa simbahan, ang kinikwento sa simbahan, yung kwentong pantasya ng kung sino-sino mga santo, mga santa, na mga miraculous stories nila na hindi naman verified eh. So, yung liwanag ng Ebanghelyo,
unti-unting napalitan ang kadiliman. Si Kristo pinalitan ng obispo ng Roma. Alam niyo ba noong mga panahon na yon, mga kababayan, ipinagbawal ang Biblia. Itinago sa mga tao. Hindi ka pwedeng magkaroon ng Biblia kung hindi ka theologian ng simbahan. At mahigpit ding ipinagbabawal ang pagtatranslate ng Biblia sa ibang language. Lahat ng Biblia na nakatranslate sa ibang lingwahe ipinagbawal. At nakalista lahat ng mga forbidden books dun sa tinatawag na Forbidden Books of the Vatican. At yung mga Biblia na naitranslate sa ibang lingwahe, nakalista dyan sa mga forbidden books na yan, mga kapatid. Pati yun, yung mga Biblia na nakatranslate sa ibang language. Alam nyo sa Biblia, mga kababayan, ang salita ng Diyos parang tinapay yan eh. At noon, kapag gumagawa ka ng tinapay, nung panahon ng Israel, kapag sila'y gumagawa ng tinapay, ang ginagamit na ingredients dyan is trigo o kaya yung sebada. So yung trigo at sebada na mga ingredients sa paggawa ng tinapay, yan po ay sumisimbolo ng salita ng Diyos. Kasi yung tinapay mismo, yun ay salita ng Diyos. At alam nyo, napakahirap magkaroon ng access sa salita ng Diyos. Bibihira ang mga taong nakakabuklat ng Biblia noon. Kaya yung sinabi nung isa sa mga nilalang na buhay, sa isang denaryo ay isang takal na trigo at sa isang denaryo ay tatlong takal na sebada. Ang ibig sabihin yan, taggutom sa salita ng Diyos. Hindi yan taggutom sa literal na tinapay, mga kababayan. Yan ay taggutom sa salita ng Diyos. Yung kasing denaryo, yun po ay katumbas ng isang minimum wage sa ating panahon. Yung kinita mo ng isang buong maghapon, isang takal na trigo lang katumbas noon o kaya tatlong takal na sebada. Kaya gutom ang katumbas. Taggutom sa salita ng Diyos. Tapos sabi sa propesya Amos 8:11, narito ang araw ay dumarating, sabi ng Panginoong Diyos, na ako'y magpapasapit ng kagutom sa lupain, hindi kagutom sa tinapay o kauhawan man dahil sa tubig, kundi sa pakikinig ng mga salita ng Diyos. Sila'y magsisilaboy sa dagat at dagat, at mula sa hilagaan hanggang sa silanganan, sila'y magsisitakbo ng paro't parito upang hanapin ang salita ng Panginoon at hindi masusumpungan. Nangyari po yan dati, mga kababayan, nung ipagbawal ng simbahan ang pagbasa at pagtatranslate ng Biblia. Pati pangangaral ng Ebanghelyo, bawal. At mauulit-mauulit po yan sa hinaharap. Mauulit yan. Pero sabi sa Biblia, huwag mong ipahamak ang langis at ang alak. Yung langis, yan po ay simbolo ng banal na espiritu. Kaya nga, may isang talata sa Biblia, kayo'y may pahid ng banal. Because the oil symbolize the Holy Spirit. At yung alak, yan naman po ay simbolo ng bagong tipan. Pakinggan ninyo, 1 Corinto 11:25, gayon din naman hinawakan ng sarong pagkatapos na makahapon na sinasabi, ang sarong ito'y siyang bagong tipan sa aking dugo. Gawin ninyo ito sa tuwing kayo magsisiinom sa pag-alaala sa akin. So, yung saro o yung alak, yan po ay simbolo ng mga aral ng bagong tipan. Kahit inipit ng simbahan ang banal na kasulatan, ipinagdamot ang purong salita ng Diyos noon, hindi pa rin na-disintegrate yung mga tao na hindi nagpatangay eh. I am but a man and I can err. Only let my errors be proven by Scripture. Yung mga tao na kinasihan ng banal na espiritu, nandun pa rin para ipangaral ang salita ng Diyos kahit mahigpit na ipinagbabawal ng simbahan. Kasi noong time na yon, nakikipagtulungan ng gobyerno sa simbahan eh. Full support ang mga leader ng government sa church. Kahit corrupt na yung church. Siyempre, wala namang pinipili ang gobyerno kahit mali. Basta ma-maintain ang status quo, susuportahan niya ng gobyerno. Kaya nga sa ating panahon, nagkaroon tayo ng tinatawag na separation of church and state. Dahil alam ng gobyerno na pwedeng gamitin ng simbahan ang resources ng pamahalaan para magparami ng miyembro at i-insist yung pinaniniwalaan nilang doktrina into the constitution or sa civil code ng bansa. Yan ang nangyari dati at hindi na yan gusto ng gobyerno na maulit na magamit ng simbahan ang resources nila sa pansariling interes ng mga relihiyon. So, itong mga tao na naging tapat sa Ebanghelyo, pasikreto silang nagpupuslit ng Biblia at paunti-unti nilang itinatranslate yung Biblia into their native language.
at pinapangaral nila yung aral ng bagong tipan sa mga kuweba at sa mga lihim na lugar. Kaya nga maraming ipinasunog at ipinapatay ng mga Protestante noon. Kasi nagpuprotesta sila sa panggigipit ng simbahan, sa tunay na aral ng Ebanghelyo. Tapos, ano sumunod na nangyari? Apokalipsis 6:7, at nang buksan niya ang ika-apat na tatak, ay narinig ko ang tinig ng ika-apat na nilalang na buhay na nagsasabi, halika, at tumingin ako, narito ang isang kabayong maputla. At ang nakasakay dito ay may pangalang Kamatayan, at ang Hades ay sumusunod sa kanya. At sila'y pinagkalooban ng kapamahalaan sa ika-apat na bahagi ng lupa na pumatay sa pamamagitan ng tabak, ng gutom, ng salot at ng mga ganid na hayop sa lupa. So pagkatapos ng kabayong maitim, tinawag naman ng nilalang na buhay yung ika-apat na kabayo. At ang kulay ng kabayo ay maputla. Kulay po yan ng isang bangkay. Ang nakasakay sa kanya ay may pangalang Kamatayan. At ang Hades o libingan ay sumusunod dito kay Kamatayan. Yung Hades po, ang ibig sabihin niyan, yan po kasi ay wikang Grego na ang meaning is hantungan ng mga patay. So dito, nakikita natin mga kababayan na ang pagdating ng mga ngabayo na ang pangalan ay Kamatayan, marami siyang dadalhing tao sa libingan, sa hantungan ng mga patay. Eh kasi sabi diyan, ang Hades ay sumusunod sa kanya. Papatayin nila ang ika-apat na bahagi ng lupa sa pamamagitan ng tabak, ng gutom, ng salot at ng mga ganid na hayop sa lupa. Bakit ika-apat na bahagi lang mga kapatid? Eh kasi sa panahong yan, kung nabanggit ko kanina, ang isip ng mga tao kasi, ang mundo binubuo lang ng Imperyong Romano. Hindi pa nila alam yung Amerika, yung Pilipinas, yung Australia, yung ibang mga lugar sa mundo. So, yung palang Roman Empire, North Africa hanggang Middle East, yan palang ang alam ng tao na bumubuo sa mundo. At yung nasasakupan ng simbahan, hindi pa siya universally. Hindi pa siya pang buong mundo nung time na yun. Siyempre, kung ano lang yung known world, yun lang yung kanyang nasasakupan. Hindi pa nila saklaw yung buong mundo sa panahon na yun. Eh, kailan ba natupad yung pagdating ng kabayong maputla? Kung mapapansin ninyo mga kababayan, nang dumating yung kabayong maitim, ang sabi ng malakas na tinig, huwag mong ipahamak ang langis at ang alak. Yung langis ay simbolo ng banal na espiritu at yung alak ang simbolo ng mga aral ng bagong tipan. Meaning, kahit ang iglesia ay nasa kadiliman, meron pa rin mga taong ginagabayan ng Espiritu Santo at nagsisikap na ituro pa rin ang tunay na aral ng Ebanghelyo. Pero pag bukas ng ika-apat na tatak, darating si Kamatayan at yung kabayong daladala niya ay maputla. So magkakaroon ng death decree sa iglesia, ng malaking pagpatay sa iglesia. Hindi lang sa iglesia, kundi pati sa buong ika-apat na bahagi ng lupa. Noong panahon na ipagbawal ang pagbabasa, pagtatranslate ng Biblia, pagtuturo ng Ebanghelyo o ang anumang turo na iba sa turo ng simbahan, papatayin ka talaga sa panahon na yon. Pero itong mga lingkod ni Kristo, hindi po sila nagpaawat . Nagpatuloy pa rin sila . Kahit bawal, ipinalagana pa rin nila yung tunay na aral ng Diyos ng palihim. So anong nangyari? Nagbaba ng death decree ang gobyerno at ang simbahan para dakpin lahat ng nagtuturo ng iba-ibang turo na iba sa turo ng simbahan. At lahat sila ay isinasalang sa isang kangaroo court na kung tawagin ay Holy Inquisition. Bakit kangaroo court? Eh kasi walang hustisya doon sa court na yun . Walang hustisya doon. Kung di ka katoliko, walang hustisya doon. Kapag hindi ka katoliko noon, ipo-torture ka hanggang sa mamatay ka. Even during the trial, papatayin ka na sa tindi ng mga tortures na ginagawa sa iyo. Ang tawag nila doon, Holy Inquisition. Yun yung pangalan ng kangaroo court nila noong mga panahon na yun. Eh kung babasahin natin ang aklat ni Juan Antonio Llorente, si Juan Antonio Llorente, siya po ay isa sa mga secretary ng Holy Inquisition. Kung babasahin natin yung kanyang isinulat noong mga panahon na yon, nung nabubuhay pa siya, makikita natin kung ilang libo ang pinahirapan at ipinapatay ng simbahan sa Spain pa lang, mga kababayan. Sa Spain pa lang. Kasi siya yung sekretary ng Holy Inquisition sa Spain . So wala pa dyan yung record sa Portugal, sa Italy, sa France, sa Germany, sa iba't ibang mga bansa sa Europe. Ang sabi sa aklat na isinulat ni Juan Antonio Llorente, meron daw 31,912
na mga taong sinunog ng buhay. At merong 291,450 ang pinahirapan sa torture hanggang sa mamatay. Again, sino si Juan Antonio Llorente? Siya lang naman ang isa sa mga naging talihim ng Spanish Inquisition noong panahon niya. Can we contest his credibility? Siyempre hindi. Bakit? Dahil first-hand source siya eh. Nandun mismo siya noong mga panahon na yon. At sila ang nagkikip ng mga records ng hearing sa Spanish Inquisition. Alam yan ng mga paring Katoliko ngayon. Ito, pakinggan ninyo, si Father Robert Reyes, kung familiar kayo sa kanya. Kaya iniingatan ni Simbahan kasi bagamat totoo yan, kapag ilalabas mo, anong purpose ang silbi niya? Kundi gumawa ng skandalo at masira lang yung simbahan. Aktibong alagad ng simbahang Katoliko si Father Robert Reyes. Pero mismong siya ay sang-ayon na ang simbahan daw ay isang baul ng sikreto. Marami pang ginawang mali ang simbahan sa kasaysayan. At sa sobrang dami, ewan ko lang kung anong gagawin ng kasalukuyang Papa. Ito ba'y ilalabas niya, ilalantan niya, tingi siya ng tawad? Libo-libo ang ipinapatay ng simbahang Katoliko at ng Holy Inquisition nila noong panahon ng Dark Ages. Kaya nga Dark Ages ang tawag dyan eh. Padilimang kasi ang nagahari sa mundo noong time na yan. Tatawagin bang Dark Ages yan, mga kababayan, kung naging mabuting ehemplo ang simbahan sa panahon na yan? I don't think so. Eh sila nagahari sa buong Europe noong time na yon eh. Take note ha, sa buong Europe pa lang sila nagahari noon, hindi pa sa buong mundo. Kaya sabi ng Biblia, sila'y pinagtaloban ng kapamahalaan sa ika-apat na bahagi ng lupa na pumatay sa pamamagitan ng tabak, ng gutom, ng salot at ng mga ganid na hayop sa lupa. So, hindi pa worldwide yung degree na yan dati. So, papaano silang pinatay? Ang sabi dyan, sa pamamagitan ng tabak. Yung tabak, yan po ay simbolo ng bakal na kamay ng gobyerno. So, sabi pa dyan, pinatay sila sa gutom. Gutom in spiritual sense. Kasi symbolical yung prophecy na yan eh. Or famine in spiritual sense, mga kababayan. Pinatay sila in spiritual sense dahil ginutom sila sa salita ng Diyos. Kaya ang mga tao, salat sa katotohanan. Maraming bansa ang nasira dahil dyan sa ginawang yan ng simbahan. Sabi nga, sa kakulangan ng turo o sa kakulangan ng kaalaman, ang bayan ay nasisira, sabi sa Biblia. So, pinatay talaga sila in spiritual sense. At pinatay din sila sa salot. Anong salot ito? Ito yung salot ng tagtuyot. Tagtuyot sa aral ng Diyos. Sabi kasi sa Biblia, Deuteronomio 32:2, ang aking aral ay papatak na parang ulan. Ang aking salita ay bababa na parang hamog, gaya ng ambon na malambot sa damo at gaya ng mahinang ambon sa gugulayin. So kung walang aral ng Diyos, magkakaroon ba ng tagtuyot, mga kapatid? Yes, tagtuyot sa mga aral ng Diyos. So yan yung salot. And lastly, pinatay sila sa pamamagitan ng mga ganid na hayop. So sino itong mga ganib na hayop? Mga tao ito. Mga korup na pamahalaan sa lupa na kung tawagin sa Biblia ay mga hayop. Pag binasa ninyo yung aklat ng Apokalipsis, ang tawag sa mga masasamang gobyerno sa lupa ay mga hayop. So, ito po mga kapatid, yung apat na mangangabayo sa Apokalipsis. Sila po ay nag-represent sa apat na yugto ng kasaysayan ng mga Kristiyano mula nang umakyat si Kristo sa langit. Apat na yugto na nagdaan sa Iglesia Kristiyana mula nang umakyat si Kristo sa langit. Hindi po sabay-sabay na nangyari ito, mga kababayan. Sabi kasi nung iba, yung daw apat na mangangabayo is apat na hangin. Kung nagbabasa kayo ng aklat ng Apokalipsis, sa Apokalipsis chapter 7, may tinutukoy na apat na hangin. Eh, ang pagkakaalam ko sa aral ni Ginoong Soriano, yung apat na mangangabayo ay apat na hangin. Eh kapag pinakawalan yung apat na hangin, ang mangyari, sabay-sabay ang bugso ng four winds. So lumalabas na kung yung four winds ay synonymous or same meaning with the four horsemen, so apat na magkakasabay na mangangabayong lalabas. At ng salot at ng mga ganid na hayop sa lupa. So itong mga event na ito, simultaneous na nangyayari ito. Tanungin natin si Kristo, kailan mangyayari itong sabay-sabay na ito? Pero hindi po kasi ganun yung nabasa natin eh. Ang sabi doon, isa-isa silang tinawag, di ba? Hindi sabay-sabay na pangyayari ito, mga kababayan. Kaya
kung mapapansin nyo, isa-isa silang tinawag, halika, sabi doon. Hindi sinabi dyan na halika kayo. So magkakasunod silang tinawag, meaning they will come in order, hindi sabay-sabay. Bakit? Dahil ang apat na mga ngabayo ay simbolo ng apat na magkakasunod na yugto ng kasaysayan sa Iglesia Kristiyana mula sa panahon na mangaral ang mga apostol. Kaya pala si Juan, tama yung kanyang nararamdaman eh, na napakahalagang malaman ng laman ng aklat. Actually, pitong tatak nga po yan, mga kapatid. Pero sa ngayon, ang binigyang pansin muna natin dito is itong apat na mga ngabayo. Napakahalaga nito dahil dito nakita ni Juan yung kahihinatnan ng mga taong naging bunga ng kanilang pangangaral. Yung mga hentil na tumanggap sa ebanghelyo. It's worth knowing, ika nga, dahil bilang isang bilanggo sa malayong isla, nabigyan si John ng vision kung anong mangyayari sa iglesia pagkamatay niya. Lalo na wala siyang komunikasyon sa mga kapatiran nung ipatapon siya sa isla ng Patmos. So alam ko po na meron akong mga nasaktan sa naging paksa natin ngayon. Marami sa inyo ang tumaas ang kilay at nagsabing sinungaling ako. Pero gustuhin ko man na baguhin yung interpretasyon ng Apokalipsis, hindi po natin ito magagawa. Biblia po ang nagpaliwanag nito. Si Kristo ang may kagustuhan na malaman ninyo ang kahulugan ng mga propesya dahil gusto ng ating Panginoong Hesus na maligtas kayo. Malaman ninyo ang katotohanan at maligtas kayo. Piliin ang tama, layasan ang mali. Kaya nga ang titulo ng aklat ng Revelation is The Revelations of Jesus Christ. He wants to reveal what is happening. He wants to reveal where are you now in the sight of God. He wants to reveal everything to you. Para malaman ninyo lahat, He wanted to become transparent dahil ayaw niya na mahuli ang lahat para sa inyo, mga kapatid. Jesus Christ is the physician of our soul. So paano tayong gagaling kung hindi niya sasabihin yung ating karamdaman, di ba? Masakit malaman na meron kang cancer. Pero yung kasi yung way para magamot ka. Ngayon, alam na natin kung ano yung dapat nating isaalang-alang. Huwag tayong magalit, huwag tayong sumama ang loob, huwag tayong magmalaki. Lumapit tayo kay Kristo. Manalangin ng buong puso at sabihin sa Kanya, Panginoon, Ikaw po ang dakilang manggagamot ng aking kaluluwa. Sabihin mo sa akin, ano po ang nararapat kong gawin?